grieving and resisting the spirit. Ating kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu. No? Kasi ang banal na espiritu, ito yung nananahan at ito yung huling ahinsya na tumutulong na ang tao maliligtas. Kaya sabi ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan ipapatawad. Kung magkakasala tayo laban sa Ama, pwedeng mapapatawad. Laban sa Anak, pwedeng mapapatawad. Pero ang kasalanan laban sa Espiritu, ano? Ay hindi ipapatawad sa Kanya. No? Kahit sa sanlibutan ito, hanggang sa ano, darating. No? Sa darating na sanlibutan, pag magkakasala pa rin tayo, ay hindi pa rin mapapatawad. At ito yung kasalanan, no? Sa palagay ko, ito din yung kasalanan ni Lucifer sa langit. Bakit si Lucifer sa langit hindi napapatawad? Nakakasala din siya against the Spirit. Kasi ito, constant grieving, constant resisting. No, ito yung magli-lead to unpardonable sin. Now, ngayon ating pag-arala, ito yung lesson natin ngayon. At pagpighati at pag, ano bang resist sa Tagalog? No? Yung pagtanggi. Paano bang sa ating lesson sa Tagalog? Huh? Pagsalungat, no? Ang resist, pagsalungat, no? Pagpighati sa banal na espiritu at pagsalungat. Kasi ang espiritu nagtuturo pero ayaw mong susundin. No? Ang hindi mo pagsunod sa banal na espiritu, ito yung ating pagsalungat, no? Kaya nga ito yung ating lesson ngayon, ito yung pasimula ating mababasa. Sa ating lesson, mayroon tayong dapat maunawaan. O, kailangan natin maunawaan ang ministeryo at gawain ng Espiritu sa ating buhay. Kasi ang banal na Espiritu Santo, siya ay nangunguna, di ba? Siya ay nangunguna sa atin at kailangan sensitibo tayo sa kanyang pangunguna. Ito yung dapat nating maintindihan. Kapag mangunguna ang banal na Espiritu Santo, dapat alam natin na ito, pangunguna ito ng banal na Espiritu Santo. Sensitibo dapat tayo. Na magiging responsive tayo sa kanyang ano? Pangunguna. O pag mayroon, pinangunahan ka na ng Espiritu, anong responsibilidad natin? Mag-response tayo. O, tutugunan natin ang panawagan ng banal na Espiritu Santo. Alam ninyo, minsan mayroon mga problema sa iglesia, hindi maayos-ayos. Kasi, ang banal na Espiritu, nangunguna na sa atin, pero hindi tayo nag-response. Walang tugon. Kaya nga, ito yung problema minsan. Kaya, ang kahit iglesia na tayo ng Panginoon, pero hindi pa rin tayo nagkakaisa, mayroon pa rin maraming problema, mayroon pa rin away, kasi tinuturuan na tayo ng banal na Espiritu Santo, hindi lang tayo tumugon. Kaya nga ito yung dapat nating maintindihan. At pangatlo, kailangan submissive tayo sa kanyang kalooban. Kaya ano bang dahilan kung bakit ang Espiritu binigay sa atin? Eh, sabi ng mga Panginoon, kapag ang mga aliw darating sa inyo, anong gagawin niya? Tuturuan niya kayo sa buong katotohanan. No? Ang banal na Espiritu, pag dumating siya sa atin, tagapagturo siya. Kaya tayo, matagal na tayong nananampalataya. Naririnig ba ninyo ang pagtuturo ng banal na Espiritu? No? Kaya, baka sabihin ninyo, ay hindi ko pa naranasan. May problema ang ating pananampalataya pag gano'n, no? At ang banal na Espiritu, magtuturo din yan siya sa iyo kapag mayroon kang nabasa sa Biblia. Mayroon kang napakinggan. No? Maaring hindi kapalabasan ng Biblia pero nakikinig ka, magtuturo pa rin yung Holy Spirit. Ang gusto ng Espiritu, mag-response ka sa kanyang turo. So kung mayroon mga kapatid tayo, tinuruan ng banal na Espiritu, nagtuturo, ay pwede din natin mano yung turo. Pero ang pinaka-the best na pagtuturo ng banal na Espiritu Santo kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Napapansin ba ninyo, nagbabasa kayo ng Biblia, ang daming idea ang pumapasok sa iyo. Naintindihan ninyo, yung unawa ninyo dumadaloy na, oh, ganito pala yun. No? Ngayon, naunawaan ko na. Dati, hindi ko naunawaan. O bakit habang nagbabasa ka,
ay pinaunawa sa iyo ng banal na Espiritu Santo, ito yung ibig sabihin. No? Ito yung dapat mong gagawin. No? Nagtuturo siya. Pero pag hindi tayo palabasan ng Biblia, hindi tayo mapanalanginin, ay ang banal na Espiritu Santo, hindi nakapagtuturo sa atin. Kasi ang pagtuturo ng banal na Espiritu Santo, conditional din. No? Kung masikap tayo sa kabanalan, saka din tinutulungan din tayo. Hindi din, kaya nga ang langit, hindi ito lugar na aksidente o chance. No? Ang langit, ay ang mga kaloob sa langit, ay hindi po yun aksidente na magkakaroon ka. Kailangan paghandaan mo. No? Kailangan mong magbabasa talaga. Hindi tayo pwedeng Kristiyano na hindi tayo magbabasa ng Bible, ha? Kasi ang Bible, ang pagbabasa natin sa salita ng Panginoon, ito yung spiritual na pagkain. Subukan ninyong kakain isang bisis lang sa isang linggo. No, tuwing Sabado lang. No? Ay malnaris ang ating paglilingkod. No? Hindi maganda yung ating relasyon. Ganon din ang ating pagiging Kristiyano. Kailangan tayo'y magpapaturo. No? At ito yung kailangan submissive tayo sa kalooban ng banal na Espiritu Santo. In understanding that the Holy Spirit, no, naunawaan natin yun, membro siya sa third person, isa siya sa third person ng the Godhead. At ito din, kaloob ito sa lahat ng mga Kristiyano, na mga naglilingkod. Diba, si Jesus Christ, sabi ni Jesus, kapag ako'y aalis, ay darating sa inyo ang mga aaliw. Kung hindi ako aalis, hindi siya darating. Pero kapag aalis siya mula sa lupa, ang kapalit niya ang banal na Espiritu Santo. At malaking bagay ang magagawa sa banal na Espiritu Santo. Ha? For example, si Jesus Christ nasa isang lokalidad lang, sa isang locality. Si Jesus Christ nangangaral, nagtuturo, kasi tao yung kanyang kalagayan. Pero ang banal na Espiritu Santo, at pag ibibigay niya yan, pwede sa lahat ng mga Kristiyano, no? Kasi sa Biblia, no? Pwede din sa mga hindi pa mananampalataya, ang banal na Espiritu Santo, gumagalaw na rin eh. Siya yung nagkakanbik, siya yung nangungusap na magbalik loob yung mga makasalanan. So, mas makapangyarihan o mas malaki ang magagawa ng banal na Espiritu Santo, maraming makikinabang. Kaya nga sa ating lesson, ito, mayroon tayong apat na mga subtopics na ating tatalakayin ngayong umaga bago tayo magtatapos. Ito yung paano ba ang isang mananampalataya nilalabanan ang banal na Espiritu. No? For example, nagtuturo ang banal na Espiritu, nagsasalita. Sa panahon ng mga alagad, nagsasalita talaga. No? Kapag, di ba, kailan na narinig ng mga alagad na ang banal na Espiritu Santo nagsasalita? Nung nabuhusan na sila ng banal na Espiritu doon sa upper room. At kapag mabuhusan na rin tayo ng latirin, maririnig na rin natin. Ngayon, small boys pa lang. Habang nagbabasa tayo ng Biblia, nagpapaliwanag siya, nagpapaunawa, yun ang ating karanasan ngayon. Pero kapag mabuhusan na tayo ng latirin, no, katulad nila Apostol Pablo, ay habang sila nangangaral, ay sabi ng iiwanan mo yan, aalis ka dyan, no, wag ka nang pupunta doon. Nagsasalita talaga ang banal na Espiritu. Ngayon dito tayo, paano ba natin nilalabanan? Ito yung una nating subtopic, pag-aralan natin yan mamaya. Pangalawa, paano ba natin napipighati ang banal na Espiritu? At ang pangatlo, yung quench the Holy Spirit. Kasi ito yung ginagawa ng mga tao bago sila nagkakasala laban sa Espiritu. Ang kanilang ginagawa, they resist the Spirit, they grieve the Spirit, they quench the Spirit. No? Kasi ang gawain ng Espiritu parang apoy. No? Sa buhay natin. Dati, mahihiyain tayo, pero pag bubuhusan ka ng Espiritu, bibigyan ka ng Espiritu, hindi ka na mahihiyain. No? Kaya nga yung ating mga kabataan ngayon, ako'y naniniwala na binigyan sila ng banal na Espiritu kasi kaya na nilang mag-Bible study sa mga bus, no? Sa mga jeepney. No? Kaya na nila. At ito yung mangyayari kapag ibubuhos na ang banal na Espiritu. No? At ito yung blaspheme against the Holy Spirit. Ito yung una nating subtopic na ating tatalakayin. Paano ba natin nilalabanan ang Espiritu? Katulad sa panahon ni Esteban.
Di ba si Stephen bago siya pinatay, bago siya binato? Di ba? Kasi yung 70 weeks dito natatapos kay Stephen. At dito siya pinatay. Saan humarap si Stephen? Sa mga Sanhedrin. Ang Sanhedrin sa kapanahunan ni Stephen, katulad ng ating Supreme Court ngayon. No? Sa buong, ito yung Sanhedrin, ito yung kabuuan ng pamahalaan ng Hudyo sa kanyang kapanahunan. Pero nung nagsasalita si Stephen, ito yung kanyang sinasabi sa verse 51 sa Gawa City. Sabi niya, "You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did. So do you." Sabi niya sa mga Sanhedrin. Now, anong kasalanan ng mga ang Sanhedrin sa ating kapanahunan ngayon? Ito yung mga kabuuan ng Supreme Court. Mga abogado yan lahat. No? Ng mga representante sila sa bansa. Pero anong sabi nila? Itong kaharap niya, no, maliban na sila yung Sanhedrin, membro sila ng mga Pariseo. So, magaling talaga sila sa batas, sa Biblia. Pero anong sabi ni Stephen sa kanila? Sila ay nagkakasala laban sa Espiritu. At tinatawag sila na stiff-necked and uncircumcised heart and ears. Kasi bakit ang kanilang puso hindi mga tuli at ang kanilang tainga hindi mga tuli? Napakinggan na nila ang pangungusap sa Espiritu. No? Naririnig na nila ang salita ng Diyos na hindi magandang pumatay. Pero sila gustong pumatay, di ba? Sino bang nangunguna sa pagpatay kay Jesus Christ? Di ba mga Pariseo, membro sa Sanhedrin? Kaya nga mapapansin ninyo, anong gusto ng kanilang ama ang gagawin nila? Kasi bagamat ang banal na Espiritu Santo nagsasalita, nagtuturo sa kanila, pero anong ginawa nila? They resist against the teaching at sa boses ng Holy Spirit. Kaya ito yung kasalanan ng mga Sanhedrin sa panahon ni Stephen. Kaya nga, hindi pala lahat na mga religyoso or hindi lahat na mayroong relihiyon natuturuan ng Panginoon. Kasi itong mga Sanhedrin na ito, mga leader ito ng, mga religious leader ito. Sila ang mga pangulo ng relihiyon ng Israel. Pero anong testimonya ni Stephen sa kanila? No? Kaya nga, pwede kayang mangyayari din yan sa ating iglesia. No? Kahit tayo'y opisyalis ng iglesia, kahit tayo'y pangulo ng iglesia, kung hindi din tayo makikinig. No? Kaya delikado din pala. Ito ang kasalanan ng mga Pariseo sa panahon ni Jesus Christ. No? Sabi niya, Stephen accused the members of the Sanhedrin resisting the Holy Spirit like their parents, the people of Israel. No? Kaya nga, yung mga leader, ito sila ng Israel, no? Mga judge sila, pero ito yung kasalanan nila. How did they resist the Spirit? No? Ito yung tanong. They rejected the call of the Holy Spirit in their heart. No? Paano nila ni-resist? Ang kanilang ginagawa, ni-reject nila ang pangungusap ng banal na Espiritu Santo sa kanilang puso. Paano ba magsasalita ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu Santo, magsasalita, mangungusap yan saan? Sa ating puso at isipan. No, mapapansin ninyo, dito siya mangungusap sa ating puso. Kaya nga mahirap, kaya nga pag hindi ka well-versed sa galaw ng banal na Espiritu Santo, mahihirapan ka. Kasi dito siya mangungusap sa ating puso eh. Madadama ninyo. Kaya nga, for example, siguro naranasan ninyo, kapag gagawa kayo ng isang kasalanan, anong pakiramdam ng inyong puso? No? Iba yung pintig, no? Tapos, iba ang karanasan ng makukonsensya ka. Pagkatapos mo magawa ang isang kasalanan, anong madadama mo? No? Konsensya talaga. Ito yung kalaban natin. Kapag ang isang mananampalataya gumagawa ng kasalanan, ay madadama mo ang konsensya. At ito yung boses ng banal na Espiritu Santo. At ako'y naniniwala yung mga Sanhedrin nang sila nagtipon-tipon para ipapatay si Jesus Christ nung pinatay nila si Jesus Christ. Konsensya sila, di ba? Nangungusap ang banal na Espiritu Santo. Pero ang pinipili nila, tinatanggi nila. Nilalabanan nila. No? At kapag lalabanan natin ang gawain ng banal na Espiritu Santo, mayroon pa bang magtuturo sa atin?
wala na. Pero ang banal na Espiritu Santo, hindi siya aalis kaagad. Mananatili pa rin. Pero pag magsasalita ka, pero parang ano ang gawain niya, nakaranas ba kayo ng umuulan ng malakas? Pagkatapos umulan ng malakas, ay nagkikwentuhan kayo habang umulan. Pero napapansin ba ninyo habang kayo nagkikwentuhan, hindi na ninyo narinig yung ulan? Kasi ang inyong focus doon sa kwentuhan. No? At ang ulan, hindi na ninyo napapansin. Hanggang natapos na lang yung ulan, uy, natapos na palang ulan, hindi natin napapansin. Ganon ang boses ng banal na Espiritu. Nung una, napakinggan ninyo. Nakukonsensya kayo nung nagkakasala kayo. Pero sa kalaunan, sa kanyang pagsasalita, hindi siya palaging pinapakinggan. Dumating ang araw, kahit siya magsasalita, hindi na ninyo alam. Wala nang konsensya. At delikado yan sa isang Kristiyano kapag naglilingkod tayo sa Panginoon na wala na tayong konsensya. At kapag kahit magsasalita siya uli sa ating puso, ang ating puso, tigas na. Oh. Dito nagpasimula ang puso natin nagiging bato. Kahit magsasalita pa siya, wala na. Ano na talaga? Kapal na. Hindi na siya, hindi na natin mapapakinggan ang tinig ng banal na Espiritu. Kaya nga ganun yun. Kaya nga delikado kapag i-reject natin ang pagtuturo at pangunguna at gabay ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga the Spirit doesn't break our freedom. Tandaan ninyo ha, nang ginawa tayo ng Diyos, binigyan tayo ng regalo. At ang regalo nito, yung freedom of choice. Ang God the Father, si Jesus Christ, at ang banal na Espiritu Santo, ito lang yung binigay niya sa tao na nirerespeto niya. Pag magsasalita ang banal na Espiritu Santo, tapos iriresist mo, irereject mo, ay hindi kanya pipilitin. No? Yun lang ang kagandahan ng ating Panginoon. Hindi kanya pipiliting maglilingkod. Hindi kanya pipiliting sumunod. Pero ano yung iyong desisyon, aanihin mo rin. No? Sa bandang huli, ay kung ano yung paano ka nagpuporma. Kaya nga, minsan, paano nadidevelop yung ating karakter? Alam mo, ang Panginoon gusto niyang baguhin tayo kaagad. Pero mababago lang ang ating kalagayan kapag tayo'y nakikooperar o nag-cooperate tayo sa gawain ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, alam niyo yung gawain ng banal na Espiritu Santo, siya yung gumagawa para tayo magiging banal. No? Siyang gumagawa sa ating kabanalan. Pero magagawa niya yan kapag mag-cooperate tayo sa kanyang panawagan. No? Kaya nga, ito yung, kaya nga, mayroong individual, mayroon ding corporate na pangunguna. No? Kaya nga, dito sa kasunod, no, naano na natin yun, paano natin nilalabanan, no? Dito tayo sa ikalawa, paano ba natin napalungkot o napipighati ang banal na Espiritu Santo? Kasi sa sulat ni Apostol Pablo, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu. Huwag ninyong siyang palungkutin. Dapat anong gagawin natin pag hindi natin palungkutin ang banal na Espiritu Santo? Dapat ang banal na Espiritu Santo masaya. No? Kasi habang kayo sumusunod sa banal na Espiritu Santo, kasi ang banal na Espiritu Santo, nagtuturo siya sa iyo. Kapag nagpapaturo ka, anong nagiging resulta? Ano ka? Ang antas mo sa kabanalan ay lumalago. So kung mayroong mga hakbang patungo sa kabanalan, tinitingnan ng banal na Espiritu Santo, ilan ang makakbang ang nararating mo. At yun yung napapasaya natin ang banal na Espiritu Santo. Kasi ang banal na Espiritu Santo, tagapagturo. O kung ikaw ba naman tuturuan mo siya tapos hindi nakikinig sa nagtuturo, huh? Hindi mo siya sinusunod, hindi mo pinapakinggan, matuto ka kaya sa tagapagturo mo? Hindi ka matuto. Kaya nga ganun din ang gawain ng banal na Espiritu. Sabi niya dito, no? Kasi sa Epeso, ano nakasulat sa Epeso? And sabi niya, do not make God's Holy Spirit sad, for the Spirit is God's mark of ownership on you. Kaya nga, huwag na natin gagawing malungkot kasi ang banal na Espiritu Santo, ito yung marka na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Siya ang nagtatak sa iyo, siya ang nagsisilyo sa iyo sa kaligtasan. Kaya nga, yun yung kanyang gawain. Sinisilyuhan kanya. Kapag babasahin ninyo yung Roma 8:14,
ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos. Kasi sabi doon, sino yung wala ng Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo, no? Sa Roma 8. Kaya nga, mapapansin natin, pagbabasahin natin yan, Episo 4.30 yan. No? Pero pag aatras tayo sa 25, ito yung comparative study. What does grieve the Holy Spirit? Ito yung ating pag-aralan. Paano ba natin napapalungkot? Saan ba nalulungkot ang banal na Espiritu Santo? Sa kabila naman, what does make the Holy Spirit happy? No. Paano ba natin napapasaya ang banal na Espiritu Santo? Pag ating babasahin yung Episo 4.25, dito siya nagiging masaya. Anong sabi niya dito? Sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Kasi mga mananampalataya na yan sa Episo, sinusulatan ni Pablo. Pero mayroon pa rin mga sinungaling sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pag magsasalita kayo sa inyong mga kapatid, huwag magsinungaling. Di ba? Kasi pag magsinungaling, dito nalulungkot ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga kapag tayo'y mananampalataya na, alisin na natin ang kasinungalingan. Oh, di ba? At ito yung turo ng banal na Espiritu Santo na alisin natin. Oh, paano naman siya magiging masaya? Kapag magsasalita na tayo ng katotohanan. Di ba? Ganun nakasulat sa versikulo 25. Yung dito tayo sa 27, no? Ay sabi ni Apostol Pablo, magagalit kayo kasi hindi naman normal sa isang tao na hindi marunong magalit. Di ba? Walang taong hindi nagalit. Kahit si Jesus Christ nga, no, siya ay nagiging tao, nagalit siya 2 beses sa templo kasi ang templo ginawang palengke. No? Nagbibinta na sila ng mga hayop, nagalit si Jesus Christ. Pero mayroong bilin siya, magalit tayo pero huwag magkakasala. Anong gagawin natin? Ang ating galit, huwag palubugin ng araw. So pagdating natin, malapit na mag-sunset, uy, mayroon akong galit. Delikado to. No? So, huwag ninyong, ano. Ito yung sabi niya, magagalit tayo, kapag tayo magagalit, tapos palubugan natin ng araw, nalulungkot ang banal na Espiritu Santo. Hindi siya masaya. Kapag ikaw ay mananampalataya, tapos yung galit mo ay nalulubugan ng araw. Gusto pala ng Panginoon yung ating galit, hindi malulubugan ng araw. Paano naman natin mapapasaya? Kapag ating kalilimutan yung ating, ano ba yung rat sa Tagalog? Galit. No? Kapag ating, huwag natin panulubugan ng araw. At maganda sa isang mananampalataya na tumitingin tayo na, kasi ang turo ng Biblia, magagalit tayo, pero huwag palubugan ng araw hanggang may araw lang. Paglubog, ay hindi na ito. So alisin mo na yung galit, luluhod ka na. O kung hindi sapat, kung hindi mas maganda na luluhod ka lang, pupuntahan mo talaga yung tao. Sabi, brother, malapit na lulubog ang araw. Nagalit ako sa iyo. No? Pero alam niyo ang hadlang minsan natin na hindi natin magagawa yung turo ng banal na Espiritu. Ang ating pride. Kaya delikado din. Kaya mapapansin ninyo, ito yung turo ng banal na Espiritu Santo. Tuturuan tayo magiging banal. At kapag tayo nagpapaturo sa banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo nagiging masaya at nagiging maligaya sa atin. No? Sabi ni Apostol Pablo, no, yung mga tamad ay magtatrabaho na. O yung mga nagnanakaw, sabi niya, huwag nang magnakaw. Kasi mga mananampalataya na kayo. Magtatrabaho na kayo para kayo'y makapagbigay. No? At ito yung kapag tayo'y mananampalataya na tapos nagnanakaw pa, ay nalulungkot din. Ano pang yung pag ating babasahin yung versikulo 29, yung mga corrupted words, ano dyan sa Tagalog? Yung mga salitang walang kabuluhan, sabi ng ating, sabi sa Biblia. Yung, ang mga mananampalataya, hindi na magsasalita ng walang kabuluhan. Ano kayang halimbawa sa mga salitang walang kabuluhan? Oh, mga chismis, walang kabuluhan yan. No? Yung hulog, mga paninirang puri, mga hindi maganda yan. Ang ating gagamiting mga salita, yung mga salitang nagpapatibay sa mga kapatid. Oh, yung mga pangpapalakas sa mga kapatid.
Dito natutuwa ang banal na Espiritu Santo. Kasi pag magsasalita tayo ng walang kabuluhan, mayroon ngang isang author na nagsasabi, kapag pag-ausapan natin yung mga kasalanan ng tao, ungkatin ang kanilang mga kasalanan, para daw tayong naghukay ng putik, na imposible daw na ang ating damit hindi madudumihan. Kaya pag-usapan natin mga chismis, mga ibang mga usapin, para daw tayong naghukay ng putik na imposible na hindi ka marurumihan. Kaya mapapansin nito, ito yung mga, sa kasunod, sa versikulo 31 at 32, mapapansin ninyo yung bitterness, mga kapaitan. No? At sa mga marami pa rin yung bilang mga Kristiyano, naranasan pa rin natin yung bitterness. No? Ano bang mga halimbawa ng mga kapaitan? No? Yung mga karanasan natin no, na hindi pakikitungo sa ating kapwa. No? Yung mga hindi magandang karanasan. Pero sa halip na mananatili tayo sa mga bagay na mga kapaitan, ay doon tayo mananatili sa habag. No? Magkakaroon tayo ng kahabagan instead of bitterness. At ito yung sa 31 pa rin, yung mga pananalitang, yung mga evil speaking, mga panalitang hindi magaganda. Now, dito na nalulungkot, mapapansin ninyo, ito yung nagpapalungkot sangayon sa aklat ng Episo. Na ito yung mga sulat ni Apostol Pablo na wag nating, sabi niya sa 30, wag ninyong bigatiin o wag ninyong palungkutin ang banal na Espiritu Santo. Aalisin natin lahat ito. Yung dahilan na ang banal na Espiritu, kapag tayo mananampalataya na, huwag na tayong magsalita ng kasinungalingan, huwag na tayong magagalit na palubugan ng araw, huwag na tayong magnakaw, huwag na tayong magsasalita ng hindi maganda, yung puot, alisin na natin, at pananalitang mga masasama, alisin na natin. Ito naman sa kabila ang ating gagawin. No? Magsasalita tayo na mayroong katotohanan, kalilimutan na yung tampo, kalilimutan na yung galit, no? Kasi hindi talaga maganda. Pero alam niyo hindi mawawala din sa iglesia na mayroong alitan. Kasi dalawa nga, ang ating iglesia consists of two groups. Ang isa, trigo, ang isa, bunglayong. Ang isa, mabuting binhi, ang isa, hindi mabuting binhi. Kasi nung naglagay ang Panginoon ng mabuting binhi, nang umuwi siya, natutulog, ay nagkasik din ang kaaway. Kaya nga, ito yung realidad sa ating iglesia. Pero sa bandang huli, kapag bubuhusan na ng Panginoon ng ating iglesia ng banal na Espiritu, magkakaroon ng great exodus. No? Yung hindi sa Kanya, lalabas. Magiging pure ang ating church. At itong pure na church sa darating na mga araw, sisigaw na sila ng loud cry. Kapag yung sa labas naman ng mga tapat, papasok sa ating iglesia. No? Magiging tunay na iglesia bago darating ang Panginoon. No, ganun yung kalagayan natin. Kaya kasunod, no, dito pa rin tayo sa pagpighati ng banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit lead us to Jesus who forgive us and sacrifice us. Anong pangunguna ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay? Ang kanyang pangunguna ay dadalhin tayo kay Kristo. Walang bagong turo ang banal na Espiritu. Lahat niyang turo sa atin, kasi isa lang ang ating tagapagligtas. Ang nagsikripisyo lang para sa ating kasalanan, yung nagbayad lang. Kaya nga, ang banal na Espiritu Santo, kapag siya'y darating, kaya nga, pagbabasahin natin yung 15 at ayan, 26, 14:26, kapag siya darating, He will testify concerning of me, sabi ni Jesus Christ. Kapag ang banal na Espiritu ay darating, ay magpatutuo siya tungkol sa akin. Kasi lahat ng sasabihin ng banal na Espiritu Santo, dadalhin ka niya sa tagapagligtas. Kung nagkakasala ka, sasabihin ka niya, pupunta ka sa yung tagapagligtas. No? Kasi ang makapaglilinis sa atin, hindi ang banal na Espiritu. Teacher lang natin siya. No? Ang taga-lead lang siya. Pero ang pa rin niya, ituturo niya tayo sa ating tagapagligtas. At sinong nagpapabanal sa atin? Ang nagpapabanal sa atin, ang dugo ni Kristo. No? Siya'y nagpapabanal. So ang gagawin ng banal na Espiritu Santo,
na dalhin tayo sa nagpapatawad at nagsanctify sa atin. Therefore, He is glad when we obey God in everything and we think that and speak about pure and holy things. Now, dito tayo sa kasunod. On the other hand, He is sad, grieved when we reject His sanctifying presence and transforming power by willingly sinning. Kapag sinasadya natin yung ating kasalanan, nalulungkot siya. No? Kapag hindi na, kapag atin siyang tinatanggihan, no, ang kanyang pangunguna, doon siya nalulungkot. Kaya dito sa yung ating napag-aralan sa Episo 4, ito yung dapat nating gagawin. No? Binabanggit ko na sa inyo. Magsasalita na tayo ng katotohanan sa isa't isa sa ating mga neighbors. Oh, sa miyembro ng iglesia, sabi niya, that is good for necessary edification that may impart grace to the hearers. No, yung mga salita na makapagpatibay, no, at pagpatawaran sa isa't isa. No, how do we live my Christian life? How do I treat others? Ito yung tanong na ano, kailangan ang siguraduhin natin na ang sa ating buhay matutuwa ang banal na Espiritu Santo. Alam ninyo, may evaluate natin sa loob ng isang linggo, may evaluate natin. Kaya nga mas maganda yung tayong mga Kristiyano, mayroon tayong self-evaluation. Sa linggong ito, ano ba yung mga kasalanan ko na nalulungkot ang banal na Espiritu? Oh, na may mga salita ba akong nasasabi na laban sa aking kapwa? No? Sa linggong ito, mayroon ba akong galit na ngayon hanggang ngayon nananatili, hindi nawala? Di ba ma-evaluate ninyo? Hindi totoo na hindi natin alam yung ating sarili. Alam natin ang ating sarili kung ano ang ginagawa. At malaman din natin yan kasi ang banal na Espiritu Santo nangungusap sa ating mga puso. Kaya nga, alam natin yan kung ang banal na Espiritu Santo nalulungkot. Dito naman sa pangatlo, yung quenching the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo, katulad kasi siya ng apoy. Hinahalintulad sa Biblia na katulad siya ng apoy ang kanyang mga gawa. For example, ito yung ano, the work of the Holy Spirit compared to fire. Napapansin ninyo yung sa gawa. Nung nabuhusan sila ng banal na Espiritu Santo, anong larawan na nakikita sa kanila? Mayroong dilang apoy na sa kanilang ulo. Bakit dilang apoy? Kasi binigyan sila ng gift of tongues. Yung ang hindi nila salita, no, ang mga Israelita kayang magsalita ng mga Griego. Kaya yung mga Griego na mga audience nila, naintindihan nila yung sinasabi kasi nagsasalita sila ng mga Griego. Mapapansin ninyo, at anong kapangyarihan yon? Kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Na mapapansin ninyo, ang dating mga mahiyain na mga alagad ay hindi na ngayon mahiyain. Kaya magpapansin mo, makikita mo yung mga taong nabubuhusan na ng banal na Espiritu Santo kasi mawala na sa kanila yung hiya. No, una, mawala na sa kanila yung takot kasi hindi na nila tinitingnan ang kanilang sarili. Ang tinitingnan na nila ngayon, ang pangangailangan na sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, malaman na ang ano, minsan nanalangin tayo sa banal na Espiritu Santo na buhusan tayo. Pero hindi natin naintindihan, ano bang gagawin mo kapag mabubuhusan ka? Ano bang mangyayari sa iyo kapag mabubuhusan ka? Mayroon kang gawain. No? Kaya nga, nanalangin tayo sa banal na Espiritu Santo pero hindi tayo handang gumawa, ay hindi din ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi lahat ng nabinigyan at binuhusan ng banal na Espiritu Santo, gumagawa na sila sa gawain. No, paano yon? Hinihingi mo ang banal na Espiritu Santo, ay hindi ka man willing gumawa. Mapapansin, hindi pa rin dumating, hindi pa rin binubuhos ng Panginoon. Pero hanggat willing tayo na magpapagamit, kasi ganito yon, ang banal na Espiritu Santo darating hindi para gamitin natin. Kung di, pag darating sa banal na Espiritu, gagamitin tayo saan? Sa gawain. Kaya nga, pag gusto nating mabubuhusan ng banal na Espiritu Santo, kaya mapapansin mo sa sulat ni Jeremiah, ang banal daw, ang gawain ng banal na Espiritu Santo, kasi si Jeremiah, ito yung kalagayan ni Jeremiah.
Nakikita niya ang kalagayan ng Israel, ang kasamaan at kasalanan nila. Umiyak si Jeremiah. At kasi nalalaman niya, sinasabi ng Diyos, isa-isa nilang kasalanan, nalalaman ni Jeremiah. At nung nagsasalita si Jeremiah sa bansang Israel, ay ang Israel nagagalit sa kanya, gusto pa siyang patayin. Kaya nga sabi ni Jeremiah, ayaw ko na. Ayaw ko nang magsasalita sa mga taong ito. Pero nung ang banal na Espiritu Santo, sabi ni Jeremiah, para itong apoy sa aking buto. Ang gawain ng banal na Espiritu Santo, ito'y parang apoy, hindi niya kayang, ano, kung hindi siya magsasalita, parang masusunog siya, parang nagliliyab na apoy na nasa kanyang mga buto. Ito yung description niya. Kaya nga, burning fire shut up in my bone, sabi niya. Kaya nga, para itong, kapag hindi siya magsasalita, parang siyang matutunaw kasi responsibilidad niya, mayroon siyang gawain na gagampanan. Kaya nga, ito yung, at kapag hindi natin susundin ang gawain ng banal na Espiritu Santo, pinapatay natin ang apoy, ningas. For example, hinihingi mo ang banal na Espiritu Santo, Panginoon, bigyan mo ako ng ano, kaloob na ako'y mangaral. So, bibigyan ka ng kapangyarihan. Bibigyan ka ng Panginoon ng banal na Espiritu para makapangaral ka. Ay ngayon, nung nangaral ka na, nadi-discourage ka. Pero nang Jonah sa iyo yung ano, ay sinasalungat mo na ngayon ang pangunguna sa banal na Espiritu Santo kasi gagamitin lang tayo eh. No? Kahit hindi tayo marunong, pag magpapagamit ka, mayroong resulta yan. Kaya mapapansin, ganun ang pangyayari. At ano mo, ayaw mong susundin ngayon ang kanyang pangunguna, ayaw ko na. Ay, hindi pala madali. No? Ganun yun. Pero gagamitin ka, pero ang ano mo, unti-unting mamamatay ang ningas, no? Yung kapangyarihan sa iyong buhay hanggang mamamatay siya. At hanggang mawala ka ng kapangyarihan. Kaya nga, sa sulat ni Apostol Pablo, huwag ninyong patayin ang ningas. Kasi ang banal na Espiritu Santo, kapag bababa, aalisin niya ang lahat nating, ano, yung hiya, no? Wala ka ng hiya. Kaya ako kahit hindi ako magaling sa English, pero nag-i-English ako minsan. Lakas loob lang yan. No? Mapapansin niyo, pero mayroon pa rin resulta. Kasi bakit? Banal na Espiritu na ang gagamit. No, pagsasalita mo, ay mapapansin mo na. Minsan nga, nagre-record kami sa studio ni Sir Win. Sabi ko, yung aking mga sinasabi, pangit, hindi ata yun maganda. Parang nadadama ko kanina. Pero nang pag-uwi ko sa bahay, nire-reply ko, sabi ko, maganda pala. No? Kaya, kasi ginagamit na ng banal na Espiritu. Ganun yung ano. Kaya nga, sa bilang lingkod, huwag nating patayin ang ningas ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, ano pa? How do the fire be put out? The Spirit make us conscious of our sin and help us living a life of free of sin. Nagiging conscious tayo sa ating kasalanan at gusto ng Panginoon, magiging malaya tayo, sasabihan tayo. Pero pag ayaw nating gumawa, balik-balikan pa rin natin ang kasalanan, ano, ay pinapatay mo rin ang ningas. Yung pagtuturo ng banal na Espiritu Santo, katulad ng ningas yan. Katulad ni Jeremiah, pero hindi niya kayang patayin ang ningas ng banal na Espiritu Santo. When we resist that sanctifying process, we are quenching the Spirit. No? Kaya nga, no? The biblical truth are a lamp and lighten the Christian path. Kaya nga, yung talata sa 119-105, ito yung mga salita ng katotohanan, ang salita ng Panginoon, katulad siya ng lampara, ilawan ng kanyang mga paa. Pero dito ito gagamitin ng banal na Espiritu Santo sa pagtuturo sa atin. Dito tayo sa panghuli, dito tayo magtatapos. Yung blasphemy against the Holy Spirit. Diba? Ito na yung sinabi ko kanina. Lahat ng kasalanan mapapatawad. Pero mayroong isang kasalanan na hindi mapapatawad sa lupang ito hanggang sa darating. No? At anong kasalanan yan? Ang kasalanan laban sa banal na Espiritu. No? Mapapansin ninyo, lahat ng uri, magbabanggit kayo ng kasalanan sa Biblia o kasalanan ng mga nagiging anak ng Panginoon. No? Pumatay, nagnakaw, ano pa? No? Nangangalunya, nagsimba sa ibang Diyos-Diyosan, pinatawad ng Panginoon.
Pero ito lang kasalanan na hindi mapapatawad. Ang kasalanan laban sa banal na Espiritu. Bakit kayo, ano, kaya nagtaka, sabi ni sister, anong kasalanan yun? No? Ay, ano na, nung nangungusap ang banal na Espiritu Santo para baguhin ka, ayaw mong mag-response. No? Ang ugali natin hindi nababago. Yung pa rin. Kasi hindi nagpapaturo sa banal na Espiritu. No? Mababantin. Ito yung ano, hindi napapatawad. Ang mga Pariseo nakakarating doon sa kasalanan na yun eh. Kahit magtuturo si Jesus ng magandang balita, maintindihan ba ng mga Pariseo? Hindi, kasi sarado. Sarado sila sa turo ng Panginoon. No, mapapansin ninyo, ito yung kasalanan na hindi napapatawad. No? Ang maliit na ang ano kasi, ito yung kasalanan. Alam niyo yung kasalanan hindi napapatawad kasi sa Biblia mayroong tatlong uring kasalanan. Ang unang definition sa kasalanan, yung paglabag sa kautusan. No, sa unang Juan 3:4. Ang ikalawa ding definition ng kasalanan, yung 4:16 ng unang Juan, yung all unrighteousness is sin. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. Pero mayroong kasalanan hindi ikakamatay. At alam ninyo yung kasalanan hindi ikamamatay. Yung kasalanan hiningi ng tawad. Hindi yan ikakamatay. Pero kasalanan hindi hiningi ng tawad, yun yung kasalanan ikakamatay. At ito yung kasalanan sa banal na Espiritu. Kasi yung maliit nating kasalanan ay yun yung magdadala sa hindi ikapatawad. Katulad sa kasalanan ni Lucifer, ang unang kasalanan ni Lucifer na hindi napapatawad, yung pagmamataas lang sa sarili. Diba? At nung unti-unti nagbubunga yun, nanganganak, at nung pinapag, ano niya, si Lucifer hindi na nakapokus sa Diyos, nakapokus na siya sa kanyang sarili. Lahat niyang ambisyon nakapokus na sa kanyang sarili. Na paano niya ngayon matutuparin ang kanyang ambisyon? Gumagawa na siya. Nagsinungaling na siya. Kinukumbinsi na niya ang mga kasama niya na mag-rebuild eh. No? At nangungusap ang banal na Espiritu sa kanya, nangungusap si Jesus Christ, ay hindi niya pinakinggan. Kaya nga, ang kasalanan laban sa Espiritu, yung hindi natin pakikinig sa pangungusap sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga, at yung tatlo, yung resist, nire-resist natin ang pangunguna ng banal na Espiritu, sinasalungat natin, tapos pinapalungkot natin ang banal na Espiritu Santo, pinatay natin ang ningas, at anong kasunod na kasalanan pag ating gagawin yun, ikaapat? Kasalanan na blasphemy against the Holy Spirit. At ito yung kasalanan na hindi mapapatawad. Hindi ito biglaan, hindi ito ura-urada. Kaya, blasphemy against the Holy Spirit must be understood as the deliberate and persistent repudiation of Jesus' saving work. It occurs when individual willfully and obstinately resists the Spirit testimony of Christ. Kasi ang banal na Espiritu nagtuturo patungkol kay Jesus pero hindi natin pinapakinggan. Unti-unti. Ito yung kasalanan na nagpapatigas sa ating puso. Hanggang dumating ang kasalanan, the point of no return. At mayroong mga kasalanan, may mga halimbawa sa Biblia, ito yung kasalanan ni Saul. No? Si Saul, na unang hari sa Israel. Nagkakasala siya laban sa Espiritu Santo. Dumating siya sa point of no return. Na hindi na talaga niya papakinggan ang sasabihin ng Diyos. Kasi tumigas na ang kanyang puso. Kaya baka mayroon kayong tanong, dito natatapos ang ating topic patungkol sa topic natin ngayon. The blasphemy against the Holy Spirit does not lie or sudden words of deed. It is a firm, determined resistance of truth and evidence. It is a sin of persistent refusal to respond to the invitation to repent. Ito yung kasalanan na yan. Inibitahan ka nang magsisi pero ayaw mo magsisi. Thank you.
Kasi meron tayong mga kasalanan, ang ating pahingi sa Panginoon, parang generalized na ba? Panginoon, patawarin mo ang aking kasalanan. Hindi na naka-specify ano yung kasalanan na hiningi mo, di ba? Pero mas maganda pala, naka-specify. Kasi isa-isahin talaga. Pero pag nakalimutan mo, ipaalala ng Holy Spirit yan. So, Panginoon, ipaalala mo ngayon. No? Kasi mas maganda din yung naka-specify. Minsan kasi tayo, tinatamad manalangin eh. Panginoon, patawarin mo lahat kong kasalanan. Pero hindi naman naka-specify. Ano ba yung kasalanan? Nakakatulong din yun sa atin kasi kinukurik natin yung maliit nating mali. Bawat kasi pagsuko, pag-repent natin, ay ang repentance kasi, ang tunay na repentance, pagkalungkot saan? Oh, pagkalungkot sa kasalanan. Kung ano yung kasalanan na gagawa mo, nalulungkot. Kasi pag hindi ka malulungkot sa kasalanan, hindi yung pagsisisi. Kasi ulitin mo pa yan uli eh. Pero kapag nalulungkot ka, hindi mo na yun ulitin. Brother Ben. Alam ng ating Panginoon kung ano yung ating nasa isip. Kaya nga dito makikita natin na kung halimbawa tayo taas puso natin hiningin ang kapatawaran sa ating Panginoon, tayo ay magsisisi. Ang pagsisisi po ay dadagdagan ko lamang po ang sinabi ng ating kapatid na ang pagsisi ay pagtalikod sa kasalanan. Hindi na muli natin gagawin ang ating mga kasalanan na ating nagawa. Sapagkat ang banal ng Espiritu ang siyang magdidikta sa atin, na katulad na sinabi ng ating kapatid, ang konsensya natin ang siyang nangungusap sa ating puso upang bumalik tayo sa ating dapat nakaram. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ang ating Panginoon ay mapagmahal, maunawain at ang lahat ng ating nilalaman ng ating puso ay kanyang nababasa. Pero mayroon ding tala sa Biblia na hindi na rin naka-specify. Alam mo yun sa cross? Hindi na nga siya nagbagay ng kasalanan niya. Wala niya, nag-release siya yung isa. Sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, no? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Pero sabi ng isa na nagsisisi, hindi ka ba natatakot? Pinarusahan tayo dahil ito ang ginawa natin para rapat sa atin. Pero sabi niya, ano mo kanin mo ako? Alalahanin mo ako kung ikaw ay magkakarin. Yung repentance sa puso niya, kasi ano na yun? Kahit hindi ka lang sa salita, alam na sa Panginoon yun. Yung level na yung repentance, nababasa ng Panginoon. Huh? Si Zacchaeus, nababasa din yun, yung kumain si Zacchaeus, yung pagkumain si Jesus Christ sa bahay ni Zacchaeus. Palagay kong hindi na niya yung isa-isa yun eh. Diba? Pagpapansin niya, pero sabi ko sa iyo, Panginoon, kalahati na nako sa pilihan, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung sakali nakapagdaya ko, four times, kasi bakit four times ang pangakang yan? Kasi requirements yun sa Old Testament. Pag ikaw nagdaya laban sa iyong tapo, four times may babalik. Susundin na niya ang requirements ng law. Kaya sabi niya, ibabalik ko ang sa akin Jesus Christ sa araw na ito kung natin ang kaligtasan. Kaya mapapansin mo, kahit hindi mo sasabihin, walang makakarinig, pero ang puso nagsisalita. Sapat na yun sa Panginoon. Yun yung pagsisisi ng hinintay ng Panginoon. Yung mga ako ka nang hindi mo na uulitin. Baka meron pang, ano, sir, baka meron kang madagdag. Ayaw ka lang. Ayaw ko kasi yung ano po sa lesson. So, malinaw na na ang kasalanan na hindi mo hiningi ng tawad o paulit-ulit na ginagawa, yun yung hindi na pakatawad. Pero ano po kaya yung parang difference between kasalanan na ginawa sa Diyos Ama or Anak na pwede mapatawad, pero yung ginagawa sa Holy Spirit niya? Di ba? Kasi di ba parang yung kasalanan din naman sa Diyos eh. Kasalanan din sa anak. Pero sabi magsalita laban sa anak, pero parang ngayon, medyo naninito pa din ako. Ano ba yung pagkakaiba sa kasalanan na pwede mong gawin?
Ayan, titignan muna natin talaga ha, paano sinasabi. Minsan kasi yung maaaring mag-interpret, may interpret talaga sa talaga mismo. Matthew 12. 12:31 sa 32. 31 and 32. Kaya't sinasabing sa inyo, ang bawat kasalanan ay panglalapastangan, ay pinapatawad sa mga tao. Ngunit ang paglalapastangan laban sa Espiritu ay hindi papatawad. At ang sino mang nagsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahon ito o sa darating. Paglapastangan, kasalanan ng paglapastangan sa anak, mapapatawad. Pero ang paglapastangan sa banal ng Espiritu Santo, hindi mapapatawad. Kasi, itong tatlo kasi kadyusan, mayroon silang kanya-kanyang gawain. Diba? Ang God the Father ay gumawa siya ng desisyon para iligtas ang tao. Nagpadala siya ng tagapagligtas. Dumating si Jesus Christ dito sa ating planeta at niligtas tayo. Pero sabi niya dito, kahit magkakasala tayo kay Jesus, mapapansin mo, nang umakyat si Jesus, ang pinakahuling ahensya na ginagamit ng Panginoon ay ang banal na Espiritu Santo. Kasi pag iiwanan ka na ng banal na Espiritu Santo, kasi ito na yung ikatatlo eh. Ito na yung pinakahuli na ano, paraan ng Panginoon, di ba? Nang kapag tanggapin mo si Jesus Christ, bibigyan ka niya ng Holy Spirit. At si Jesus Christ, mayroon, kanya-kanya kasi silang ministry. Di ba? Si Jesus Christ, tagapamagitan. Di ba? Sa atin ngayon. Ang banal, ang ama naman, ang magdeklara ng kapatawaran. Mapapansin ninyo, ang banal na Espiritu Santo, siya din ang, ano natin, pinakahuling ahensya na ginagamit ng Panginoon na magsasalita sa atin, magtuturo sa atin. Pero kung tatanggihan mo yung kanyang turo, iba ang ministry ni Jesus, iba din ang ministry ng Holy Spirit. Kaya mapapansin mo, kapag tatanggihan mo siya, mayroon pa bang magtuturo maliban sa kanya? Wala na. Di ba? Holy Spirit lang talaga ang gagamitin niya na pinakahuli na paraan ng Diyos para tayo maliligtas, para tayo mababago. Pero pag ayaw mo magpapaturo sa kanya, ay, di ba, mapapansin mo? Kaya nga, mapapansin, bakit pag kay Jesus mapapatawad? Kasi nandyan pa yung Holy Spirit. Magkakasala ka laban sa Father. Ang Holy Spirit magsasabi sa iyo, i-repent mo, lalapit ka sa tagapagligtas. So pagpakinggan mo ang Holy Spirit, absuelto ng kasalanan mo. Pero pag hindi mo siya papakinggan, ay hindi ka na talaga mapapatawad. Kasi wala ng small voice na magpapaliwanag, wala ng maliit na tinig na magsasalita sa iyong puso. Lahat ng hindi nakikinig sa banal na Espiritu Santo, there is something wrong in their heart. Ang puso nila nagiging bato na, nagiging makapal na. Ang salita ng Diyos hindi na makapenetrate sa kanila. Kaya nga ito yung pagkakaiba. Kasi pag magkakasala ka sa ama, ay mayroon pang magsasalita. Magkakasala ka sa anak, mayroon pang, mayroon ang puso natin, pwede makikinig pa. Pero pag sa Holy Spirit tayo, nagiging bato na ang puso natin. Hanggang dumating sa point of no return. Katulad ni Lucifer, no? Hindi na talaga. Kasi wala nang influence, wala na siyang puwang, kasi nasasanay ka na, sinasalungat mo ang banal na Espiritu Santo, pinapalungkot mo, pinatay mo na yung kanyang ningas, ay ano pang natitira? Di wala na. Palayo ka na ng palayo hanggat nagkakasala ka laban sa Espiritu Santo. Kaya nga, ang mga Pariseo, nagkakasala sila, nakikinig sila sa aral ni Jesus Christ, pero titingnan mo yung aral ni Jesus Christ kung makapasok sa puso nila. Hindi na. Di ba? Bakit hindi na makapasok sa puso nila? Kasi nakakasala na sila laban sa Espiritu Santo. Kaya nga yun yung pagkakaiba. O baka mayroon pa kayong maidagdag. Okay ba yung... Ana? Pag iiwanan ka na ng Holy Spirit, parang silyado na yung iyong separation eh.
For example, Holy Spirit, ano, sabi niya, ay, wala na akong influensya dyan, alis na ako. At kapag aalis ang Holy Spirit, iba na rin ang mag-take over. No? Inaabangan ni Satanas, pag wala na siyang influensya sa iyo, take over na siya. Maghakot pa siya ng pitong demonyo. No, sister? Diba, ang mga wala magkalang hindi na nangyayasalanan, yung hindi natin pinaglalapas ka na natin nakahalala sa Sabat, hindi ba yung mga gawin? Kaya, yung mga sinasabi ng mga kasalanan ng araw, diba na mga wala ang kasalanan ng hindi ka magsimba ng araw ng Sabat? Isa na yan, yan. Pero, kabuuan talaga ng kaligtasan, hindi lang napapaloob doon sa Sabat. Kasi ang bilang lingkod ng Panginoon, kasama na rin yung ating karakter. Di ba napapansin niyo sa sulat ni Lindsay White? Kapag ang karakter ni Jesus Christ, kapag fully reproduce sa kanyang mga anak, kasi ito talaga yung sukdulan ng ministeryo ng Banal na Espiritu Santo, tayo'y magiging katulad ng kanyang anak. Tayo magiging katulad ni Jesus Christ. Kasi ang langit kasi, lugar ito ng mga banal. Hinihintay ng Diyos na tayo magiging banal. At ang Sabat, isa lang yan, gawain sa kabanalan. Pero hindi lang yan, marami pa. Kaya nga, tayo talaga ay magpapaturo sa banal na Espiritu Santo. Napapansin niyo yung parable ni Jesus Christ? Parable of the sower. Diba mayroong apat-ata na klaseng lupa. May mga binhi na nahulog sa daan, doon sa bato, sa batuhan, doon sa dawagan, at sa mabuting lupa. Napapansin niyo? Ay, nag-represent yan sa mga puso natin. Pero napapansin mo yung binhi, kahit siya saan makalagay, tutubo talaga. Kaya nga nung sa daan, kinain ng ibon eh. Kasi pag hindi kakainin yung ibon na yun, tutubo talaga yun. Kasi ang salita ng Panginoon ay mabisa talaga yun kahit saan yun. Kahit nga papatak sa bato, tutubo pa rin. Napapansin mo, kaya lang ang puso na napapatakan, iba. No? Kasi yung walang, hindi rooted ground. Pero pag babasahin ninyo sa Ezekiel, nalimutan ko lang yung ano, yung talata na yon. May nabasa ako sa Ezekiel. Pwede nating ang makapagbabago kasi ng ating puso, hindi tayo eh. Si Kristo ang makapagbabago. Pwede nin yung mga batuhan, pwede niya yung alisin ang pwede niya yung si David, create in me a new heart, O Lord. Napapansin mo sinagot ba ng Panginoon yung kanyang ano, nagtigawaan siya ng ano? Kukunin niya yung ano, pusong bato, papalitan niya ng pusong laman. Kapag willing ka lang. No? Pero ang problema lang ng mga tao, dahilan sa kanilang pagtanggi sa banal, panawagan ng Banal na Espiritu Santo, nagiging bato na, nagiging daan na, nagiging ano na, dawag na. Kasi maraming ambisyon sa sanlibutan. Actually, hindi naman talaga ang Diyos ang gumagawa sa ating puso na magiging bato eh. Tayo mismo. At mababago lahat ng puso. Kaya nga, minsan, yung mga na-convert ng Panginoon, pumasok dito, mga bato pa rin ang puso, hindi nababago. Kaya nga ang ating iglesia, para itong hospital. Lahat ng mga may sakit, dinala ng Panginoon dito. Pero yung lumalapit talaga sa Panginoon, nababago ang kanilang mga puso,
at pwede silang maliligtas. Hindi po 'yun ibig sabihin, hindi po 'yun predestination na nang dinala sila ng Panginoon dito. Bato talaga 'yun, hindi na 'yun mababago, hindi. Pwede silang mababago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Yung puso nilang hindi maganda, pwedeng magiging maganda 'yun. Kailangan mayroon lang tayong evaluation palagi. Kukurek natin palagi. Ang ating batayan sa ating pagbabago ay ano? Salita ng Panginoon. Iko-comply natin sa requirements ng Panginoon. Yung tanong mo kanina, yung una mong tanong kanina, ano ba yung espiritu? Anong klaseng espiritu? Kasi yung mga ibang relihiyon nagtuturo din, Bible din. Oo. Kunti lang twisting at hindi lang kunti ang twisting. Malaki talaga. No? Pag ipapangaral mo yung Sabat, ay kukontrahin talaga nila yung Sabat. Anong ididiin nila? Ay, wala ng kautusan. Hindi po yun malaking, ay hindi po yun maliit ang twisting. Malaki po ang kanilang pag-twist sa salita ng Panginoon. Ang katotohanan, ginawa nilang kasinungalingan. Kaya nga, mapapansin mo, at sa labanan, ang tingin natin, parang, ang tingin kasi natin, maliit lang ang problema kasi sila din sumisimba sa Panginoon, tayo din sumisimba. Pero pag batayan natin ay katotohanan, ay malaking pagkakaiba. Ang espiritu na nangunguna sa kanila, hindi talaga espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, subukan ninyo lahat ng espiritu. At kung ang katotohanan kasi sa Bible, mayroong apat na katotohanan. Kung kanilang turo, nakapasa sa katotohanan. Kasi ang katotohanan sa Bible, apat eh. Ang unang katotohanan, kautusan ng Diyos. Ang ikalawang katotohanan ay salita ng Diyos. Mababasa natin sa awit yan. Ang pangalawa, salita ng Diyos. Ang kabuuan ng kanyang salita, katotohanan yan. So, ang ikatatlong katotohanan sa Biblia, si Jesus Christ. No? Sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ang ikaapat na katotohanan ay ang banal na Espiritu. At kapag susukatin mo ang mga relihiyon na nagtuturo patungkol sa Panginoon, sa kautusan pa lang, bagsak na sila. Oh, kung batayan natin sa pananampalataya, tinuturo ba nila ang kautusan? Sinunod ba ang kautusan? Bagsak na sila. No? Kaya mapapansin mo, sa Ten Commandments pa lang, bagsak na sila doon sa Sabat. No? At pangalawang katotohanan, yung Biblia. Sinunod ba nila lahat ang nakasulat sa Biblia? Yung pagkain, bagsak din sila. No? Mapapansin, maraming hindi talaga na-comply, hindi nasunod nila ang buong katotohanan. Si Jesus Christ ang katotohanan. No? Anong gawi o kagawian ni Jesus Christ? Siya pumasok sa sinagoga pag araw-araw ng Sabat. Si Jesus Christ, sinunod niya ang kautusan. Pero ang mga Protestant ngayon, anong sigaw nila? Wala ng kautusan. Kaya nga, hindi yun maliit. Sa atin lang tingin maliit, pero pag batayan natin ang katotohanan, malaki ang pagkakaiba. At ang pagsasalungat sa kalagitnaan ng katotohanan at kasinungalingan. Kaya nga, the great controversy yan. Kaya sabi ni Lindsey White, yung controversy, nag-umpisa pa sa langit. So, maganda po mga kapatid, ang lesson natin. Ano? Ang tanong din po ni Sister, so kasi kaya nga po tayo mga kapatid ay hindi ibinigyan ng pahintulot ng Diyos na tayo po'y humatol ng bawat tao. Kasi po ay tayo po ay magiging tagapaghatol din. Huwag po tayo mainip, ano? Pag nasa langit na tayo, magiging tagapaghatol din tayo eh. So ang kailangan po mga kapatid ay i-share po natin yung alam nating katotohanan. Sabi nga ng Panginoon ay meron pa akong mga ibang tupa sa ibang kawan. So sila po ay talagang hindi natin masasabi na sila hindi maliligtas at hindi rin masasabi na tayong lahat dito ay maliligtas. Kasi ang sabi nga, nagtalim din ang kaaway ng mapanirang damo. Pero hindi pa natin pwedeng paalisin o hatulan ngayon, si Kristo lamang. Ang kailangan mga kapatid, sa araw-araw na pakikinig, malay natin ang banal na Espiritu pakinggan na rin. At dumako na rin sa pag-iisi at sila po ay makasama natin sa langit. Ganun lang po yun mga kapatid. Ano po? Hindi niya pinitigilan.
pagkasama yung kada usap nila, hindi na namin, hindi kami mga tao kasi malayo na, hindi mapalapit ay napapalayo pa. At pautama talaga na pagkikayat sa mga magsalta ng mga anong salta nila. Kasi pagpalapit ay pagkikita po ito ang Panginoon. Misa kasi may mga tao na malayo na kayo na kayo na kayo. Pakinggan yung salita ng Panginoon, hindi pa siya ready. Pakiramdaman mo din yung iyong kausap kung okay lang sa kanya pag-usapan ng salita ng Panginoon. Pag ayaw niya, wag natin siyang pilitin kasi ang banal, ang Panginoon nga, yung freedom of choice nirerespeto niya eh. Pag ayaw niyang pakinggan, hindi pa siya panahon. Pero darating ang araw, wag ka na lang magsasalita. Siguro bibigyan mo lang siya ng babasahin o ibang estilo. O bibigyan mo na lang siya ng tulong, baka lalambot yun sa ano. Pakiramdaman natin siya, assistant. Karagdagan lamang po. Siguro po bago po nating kapwanan ang ating kaibigan. Siguro po ay mas magandang kaibigan muna po natin. Kapag kinaibigan po natin, ay dahan-dahan po natin babatakin sa ating pananampalataya, bibigyan ng pagkapwa. Hanggang hindi po natin nagiging kaibigan ng isang tao, ay hindi po natin mapapasunod. Kasi kung halimbawa ang hindi pa kaibigan siya ay sinasabungat mo na kagad yung walang pag-iniwan ko sa agusan ko. Pagkatatawid kayo sa isang agos, sa maagos na lugar, hindi nyo kayang tawirin siya ng sarungat. Kung hindi, lalamay kayo ng ayon ay magbabi dito ang ayon agos, lalamay kayo ng pag-anuntara makarating kayo sa iba, sa bayo. Ganun po ang ating magiging strategy na dapat edigarin muna natin at dahan-dahan natin siya babatakin na hindi man lang sumasarapan sa ako upang hindi tayo mahirapan ng pagbibigay pabalita sa ating siguro mamaya na lang siguro yung ibang natin, no? Lamit na tayo.